Sa huling video nga ay napag-usapan natin yung patungkol sa possible prize ng mga Celestial Dragons patungkol sa gaganapin nilang tournament. Tournament na walang ibang gagawin kundi ang patayin ang mga inosenteng tao sa God Valley. Bukod pa nga dyan sa taon daw na yon isasama rin nila ang ilan sa mga slaves ng Mary Joa na sakit sa ulo para sa kanila. At kabilang nga sa mga slaves na to yung 9 years old na si Kuma, itong 15 years old na si Ivankov, at itong kasama niya na si Genie, na most probably ang magiging nanay ni Jewelry Bonnie. Since initials na nga mismo ng pangalan ni Bonnie ang nagsasabi na nakuha ni Oda itong pangalang Genie kay Bonnie. Anyway, nabanggit ko nga sa last video natin na dahil nga sa nagkaroon na tayo ng tournament sa series ng One Piece during Dressrosa Arc sa Koreeda Coliseum, at ang naging papremyo nga dito yung Devil Fruit na Mera Mera Nomi na nakuha mismo ni Sabo, most likely nga na ganito rin ang magiging papremyo sa gaganaping tournament na to sa God Valley. At dahil nga sa may nakita tayong anim na treasure box, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Yes guys, aalamin nga natin kung ano nga ba exactly itong anim na devil fruit na makukuha sa patournament ng mga Celestial Dragon sa God Valley. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisa na natin itong topic natin. So first, sino-sino na ba currently ang mga characters na present sa nangyaring God Valley incident? Syempre ang una na nga dyan itong Rock Pirates. Since sa kwento nga ni Sengoku sila ang main characters dito. Ikalawa itong sila Roger at Garp. Since sinasabi naman na nagtulong daw silang dalawa para mapabagsak ang Rock Pirates. Sa part naman ng crew ni Roger o yung mismong Roger Pirates, we assume na present din sila sa nangyaring God Valley incident. Dahil base nga sa impormasyon sa One Piece Volume 4 Billion, nakita nga natin sila na in-sketch ni Oda sa nangyaring God Valley incident. Sa recent chapter naman nagkaroon pa tayo ng linaw sa kung sino pa ang mga karakter na dumagdag sa nangyaring insidente na to. At ito nga sila Kuma, si Ivankov, si Garling, itong mga Celestial Dragons at itong si Gorosei Saturn. Ngayon may isang karakter nga akong ilalagay dito na hindi pa nire-reveal na present sa God Valley. Pero I do believe na nandito siya sa oras na to. At ito nga si Monkey D. Dragon. So ano bang basihan natin para masabi nating nandito rin si Dragon sa oras ng God Valley incident? Syempre ang una na dyan yung knowledge niya patungkol sa mga Holy Knights. In chapter 1083 nga sinabi mismo ni Dragon na mag-uumpisa daw ang laban nila sa mga Celestial Dragons once na gumalaw na daw itong mga Holy Knights. Sa statement nga na to pinapamukha sa atin ni Dragon na alam niya o kilala niya itong mga Holy Knights. Alam nga niya kung gaano ito kalalakas. Kaya niya sinuggest na wag muna silang susugod sa Mary Joa. Not until gumalaw na itong mga Holy Knights na to. At ang logical nga lang na isipin kung paanong nakilala ni Dragon itong mga Holy Knights kung nandito rin siya sa nangyaring God Valley incident. Dahil sa recent chapter nga may present na Holy Knights sa God Valley, which is si Saint Figarland Garling. Kaya it makes sense na ito yung nakita ni Dragon, kaya siya may knowledge na malalakas talaga ang mga Holy Knights. So possible ba sa edad ni Dragon na present din siya sa nangyaring God Valley incident? Yes guys, dahil currently nga 55 years old na itong si Dragon. At kung 38 years ago nga itong God Valley incident, ang ibig sabihin lang 17 years old na during this time si Dragon. 17 years old na similar sa naging edad ni Luffy nung una siyang naglayag para maging pirata. Bali hindi pa nga natin masasabi sa ngayon kung ano ang motivation sa kung bakit napunta si Dragon sa God Valley, since maraming ang possibility. Gaya ng pwedeng kabilang nga siya sa Marines ng oras na to. At ito yung naging rason kung bakit napapunta rin si Garp sa God Valley, since alam nga niya na mapapahamak yung anak niyang si Dragon. Pwede rin naman na pareha silang pumunta sa God Valley. At since dumating nga itong Rock Pirates sa isla na to, pumayag si Garp na kumampi kay Roger para sa kaligtasan ni Dragon. So maraming ang posibilidad sa kung bakit napunta itong si Dragon sa God Valley. At syempre dahil sa ito na nga yung tinatalakay sa latest chapter ng manga, I assume na malapit na tayong magkaroon ng sagot dito. Kaya hindi na natin to papakailaman. Pero as of now nga, for the sake of this video, ia-assume natin na nandito si Dragon sa God Valley incident. At possible na ito yung nag-trigger sa kanya, kaya niya binuo itong Freedom Fighters.
Ngayon ay mapunta na nga tayo sa anim na treasure box na possible na naging papremyo sa nangyaring tournament sa God Valley. Dahil nga sa kilala na natin itong mga karakter na nasa God Valley incident, eh syempre dito natin kukunin yung mga clue sa kung ano nga ba itong anim na devil fruits. At para umpisahan nga ito, eh hahatiin natin itong anim na treasure box. At bibigyan natin ng tagtatlo yung side ng Rocks Pirates at itong side nila Roger at Garp. Since silang dalawang grupo nga lang ang naglaban-laban dito, unahin na natin itong side ng Rocks Pirates. Sa tingin ko nga eh yung tatlo na nakakuha sa kanila ng treasure box eh itong sila Kaido, Big Mom at Whitebeard. At ang una nga sa listahan natin eh syempre yung Fish Fruit Model Azure Dragon ni Kaido. So yung nakakuha nga ng Devil Fruit na to eh hindi si Kaido mismo, bagkos eh si Big Mom. Since nabanggit nga mismo ni Big Mom in chapter 999 na siya daw mismo ang nagbigay ng Devil Fruit na to kay Kaido during sa God Valley incident. Ang ikalawa naman ay yung nakuha ni Kaido na Devil Fruit. At ito nga yung possibly na Inu Inu Nomi Model Okuchi no Makame. Yes guys, ito nga yung Devil Fruit na taglay ni Yamato. Sinabi nga mismo ni Yamato na nakuha niya daw itong Devil Fruit niya kay Kaido. Meaning eh possible na sa God Valley mismo nakuha ni Kaido itong Devil Fruit na to. At ang huli sa side ng Rocks Pirates eh itong Devil Fruit na nakuha ni Whitebeard. Bali sa tingin ko nga eh hindi itong Gura Gura Nomi yung nakuha ni Whitebeard sa God Valley, bagkos eh itong Devil Fruit ni Marco na Tore Tore Nomi Model Phoenix. Possible nga na si Whitebeard mismo ang nagbigay ng Devil Fruit na to kay Marco. Kaya it makes sense na bata pa si Marco nung una nating siyang nakita sa Whitebeard Pirates. So kung napansin nyo guys ha, itong tatlong Devil Fruit nga na nakuha ng side ng Rocks Pirates eh puro Mythical Zoan. Mythical Zoan na napaka-rare at napaka-worth it na mapanalunan sa isang tournament. Ngayon ay mapunta naman tayo sa side ng Mabubuti. Ano kaya yung tatlong Devil Fruit na nakuha nila? Ang unang dalawa na nga dyan sa tingin ko eh itong Devil Fruit nila Ivankov at Kuma, which is yung Nikyu Nikyu Nomi at itong Horo Horo Nomi. Unlike nga sa tatlong Mythical Zoan na nakuha ng Rocks Pirates, eh itong dalawa nga na to eh parehas paramisia. Pero kung iisipin nyo eh itong dalawang paramisia nga na to eh sobrang overpower. Kaya ngang i-manipulate ng dalawang Devil Fruit na to yung kahit na ano na related sa tao. At it makes sense nga na nakuha mismo ni Kuma yung Devil Fruit niya na Nikyu Nikyu Nomi sa nangyaring God Valley incident, dahil ito nga yung pwedeng ginamit niya sa pagtakas nila ni Ivankov sa isla na to. Bali ngayong may limang Devil Fruit na nga tayo sa listahan natin, eh kulang na lang ng isa. At sa tingin ko nga na itong isang kulang na Devil Fruit eh yung kinain mismo ni Dragon. Yes guys, itong Devil Fruit na nakakapag-control ng weather na until now eh hindi pa nire-reveal. Ang tingin ko ngang nangyari sa sitwasyon ni Dragon eh pwede ngang related sa Batang Shanks. Dahil nga sa present itong si Dragon sa God Valley incident at possibly na may nakita siyang bata, which is si Shanks, eh pwede ngang ipinalit niya itong Batang Shanks sa isa sa mga treasure box. At ito nga yung kinain niyang Devil Fruit. Ipinalit nga niya itong si Shanks dahil alam niya na hindi safe sa God Valley, since may naglalaban nga dito na malalakas na karakter. At alam niya na kukunin at kukunin ng mga pirata ang mga treasure box. Kumbaga similar sa idea ni Corazon. Nilagay nga niya si Trafalgar Law sa isang treasure box dahil alam nga niya na kahit anong mangyari eh matitemp ang mga pirata na kuhain ang isang treasure box. Meaning eh magiging safe si Trafalgar Law. At yung nakita nga nating scene kung saan eh nakita nila Roger itong Batang Shanks, ang pwedeng naging resulta sa ginawa nitong si Dragon. Kaya napadpad itong si Shanks sa Roger Pirates. Bali, speculation lang naman yan. So overall nga eh yung anim na Devil Fruit na papremyo sana sa tournament sa God Valley eh itong Fish Fruit Model Azure Dragon na nakuha ni Big Mom at ibinigay kay Kaido, itong Inu Inu Nomi Model Okuchi no Makame na nakuha naman ni Kaido at ibinigay kay Yamato, itong Tori Tori Nomi Model Phoenix na nakuha ni Whitebeard at nakain naman ni Marco, itong Nikyu Nikyu Nomi at Horo Horo Nomi, at lastly
yung devil fruit ni Dragon na hindi pa nire-reveal hanggang sa ngayon. Bali, para sa inyo ba, ano itong anim na devil fruit na possible na laman na itong anim na treasure box? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. So yun lang, peace!